Naiisip nyo din ba yung naiisip ko? B2 joke. Right, so naisip nyo ba kung sino yung sinasabi ng Aces and Queens na big crossover? Marami sinasabi, marami silang naiisip kung sino yung big crossover. Andiyan sinasabi nila na crossover kasi from Binibining Pilipinas to Miss Universe Philippines like Atisa Manalo, Patricia Magtanong or Patch Magtanong. And sinasabi din nila na merong camp to camp or from KF to Aces and Queens, which is Emma Tiglao and Steffi Abirasturi daw. Pero meron pa akong isang naiisip na pwedeng siya yung talagang big crossover. Kasi para sa akin, yung KF to Aces or Aces to KF, yung paglipat ng camp, sa akin hindi siya big deal eh. Hindi siya big crossover. Hindi siya matatawag na big crossover. Paano kaya kung from another country and another pageant, sasali sa Pilipinas? Hello guys! Welcome back to my channel. This is Roderick Cruz Zavala. And yun na nga guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Tagalog tayo. Pag-usapan natin ang Aces and Queens. Sinasabi nila na merong big crossover. Alright? So, siguro meron na kayo napanood or meron na kayo nabasa. But this is actually purely my own intuition. Intuition, right? Yun nga, ang Aces and Queens ay naglabas ng medyo patakam na information sa aabangan na batch ng Aces and Queens para sa Miss Universe Philippines or Aces and Queens for this year 2022, especially sa Miss Universe Philippines. So sabi nga nila doon na isa ay big crossover. So nandyan nga na pinag-uusapan na kinukonsider nila na big crossover si Atisa Manalo from Binibining Pilipinas International 2018, and then naging first runner-up siya ng 2018 Miss International. Iniisip na siya ay isa sa tinuturing na big crossover. Marami rin ako nababasa na si Atisa Manalo hindi na Aces and Queens. So, hindi natin sure kung ano yung mga totoong balita. Isa pa na sinasabi nila na big crossover, na tinuturing lang big crossover, is si Emma Tiglao. So Emma Tiglao is from KF, Kagandahang Flores Camp. Ang sinasabi nila ay lilipat daw si Emma Tiglao from Kagandahang Flores to Aces and Queens. Kung hindi ako nagkakamali, nag-top 20 siya noong 2019 Miss Intercontinental. So magaling talaga kung salitaan, kung Q&A lang, personal or communication skills talaga, magaling si Emma Tiglao, which is newscaster nga siya, di ba, sa isang station. So matangkad, slim, sexy, kung salitaan, Q&A, communication skills, pasok na pasok sa banga si Emma Tiglao. At ang isa pa sa sinasabi nila, kinukonsider nila na big crossover, again, from camp to camp or from another camp, which is KF or Kagandahang Flores, is Steffi Abirasturi, na Kagandahang Flores lilipat daw sa Aces and Queens. Daw ha? So ito yung mga daw, mga walang kasiguruduhan kung totoo nga. So Steffi Abirasturi, kung natatandaan nyo, siya ay second runner-up last year or current Miss Universe Philippines 2021 second runner-up. Right, so si Steffi is from Cebu. So itong babae na to ay napakatagal nang iniligawan ng mga fans, ng mga pageant fans na sumali sa beauty pageant or national beauty pageant. Either Binibining Pilipinas, since nung nandun pa sa Binibining Pilipinas ang Miss Universe title. Last year nga, sumali siya, but second runner-up ang kanyang nakuha. So hindi natin alam kung totoo na from KF, sale o lilipat si Steffi sa Aces. So meron naman akong narinig, meron namang nagsabi sa akin na hindi totoo, pero hindi natin sure kung ano ba talaga ang totoo. Right? Isa pa, ang sinasabi nila is si Patch Magtanong. Sabi nila, big crossover dahil nga Binibining Pilipinas International 2019 Top 8 sa Miss International 2019. Kinukonsider nila na big crossover. So from another pageant to another pageant. But Patch Magtanong, hindi ko sure, sasali ba talaga siya? Not so sure, wala tayong kasiguraduhan, wala tayong alam kung ano talaga ang mangyayari. Right, so yun yung mga kinukonsider nila na big crossover. Atisa Manalo, Patch Magtanong, Emma Tiglao, and Steffi Abirasturi. But para sa akin, big crossover para sa akin is either from another country to Philippines. For example, para sa akin kasi yung Binibining Pilipinas to Miss Universe Philippines, yes, crossover, but hindi ko siya mapoconsider na big crossover. Ang naiisip ko, since 2020 pa lang, itong babae na to ay half Filipina.
and half American. So sumali siya sa Miss USA noong 2020, and right after nga lang ng coronation ng Miss USA 2020, nag-first runner-up siya, by the way. So ang nangyari is madaming kumukulit sa kanya na sumali sa national pageant ng Pilipinas, which is syempre sa Miss Universe Philippines. Dahil yun naman talaga yung unang aim niya, mag-represent ng USA sa Miss Universe. But then since siya nga ay half Filipina, Kim Lane actually is a veterinarian. So marami pa siyang mga notable achievements academically, and model siya, maganda. Pwede siyang magmukhang Pinay and half ang itsura niya. So hindi siya Pinay na Pinay, but yung kulay niya, yung feature niya, pwede siyang Pinay. So just like Catriona, half siya but pwedeng Pinay ang itsura. Right, so Kim Lane, siya yung natuturing ko na big crossover. Para sa akin, ito yung sinasabi siguro ng aces and queens na big crossover. Why? Because, okay, it's not like Miss USA is big deal, but it's from another country, you know? But para sa akin kasi kung i-consider mo lang yung from another national contest in the Philippines to another national contest, for me, it's not a big crossover. So yun, so para sa akin, ang big crossover na naiisip ko ay si Kim Lane. So Kim Lane is, of course, matalino, magaling sa salitan, magaling sa Q&A, magaling din naman sa rampahan, maganda, syempre, diba? So Kim Lane, half American, half Filipina, is siya yung talagang natuturing ko, naiisip ko na big crossover. Kayo, sa palagay nyo, sino kaya yung big crossover na sinasabi ng aces and queens? Sa palagay nyo ba ay si Kim Lane nga, or meron pang iba na bubulaga sa April? Hindi natin sure, but then, para nga sa akin, sana si Kim Lane. But kung hindi si Kim Lane ang sasali at wala talagang big crossover, meron akong naiisip na talagang karapat-dapat na manalo sa Miss Universe Philippines para sa 2022 Miss Universe Beauty Pageant. So hanggang dito na lang guys, hanggang dito na lang, napaka-exciting video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong mga question, inquiries, business, or mga suggestion, mag-comment lang kayo down below. At huwag kakalimutang mag-subscribe. Alright, so until sa susunod kong vlogs. Alright, stay safe, be safe, and thank you for watching. And bye-bye.